Auto Culture. Syempre kasama pa rin Bryan Cunanan. And guys, usapang gen 2.5 tayo mga Auto. Ako excited na ako. So tara, check na natin. Okay. Sir, sino po sila, sir? Sir, ako po si Neil Kalibag, owner ng CRV 2005 JDM Spark RD7, kung tawagin nila sa Japan. Gen 2.5 naman dito sa Pilipinas. Yan. Okay. Okay, syempre, sir, need dito sa auto, okay po ba? Check natin interior, exterior, tsaka engine bay. Okay na okay, sir. Okay na okay. So, ito, pagbubuksan muna tayo ni Sir Neil nito. Yan. Tayo muna magmamayari nitong RD7. Okay. Yan. Okay, ako excited na ako. Diba meron dito? Sir Neil, bago tayo magpunta dito sa interior, very curious sa mga auto natin, paano ba kayo nagsimula sa pagkakotse po? Sige po. Actually, nagsimula ako sa pagkakotse. Like, nagumpisa ako sa AE90 po eh. So, Toyota. Habang ano, nag-Civic, lumaki yung pamilya ko, nag-CRV, CRV Gen 1 actually. Tapos, okay. Since nung CRV Gen 1, nung panahon, madami nang bumubuo. So, hindi na ako makahabol sa kanila. Okay. So, nag-decide ako na bumuo din ng, kumbaga, panibago sa panibago ng iba na JDM naman. So, nung pisa akong bumuo ng CRV 2nd Gen. Yan, oo. Oh. Yeah, kahit ako, ito, gusto ko rin itong, yan. Yan. CRV. Yan, well, okay, Sir Neil, syempre ako excited na ako, gusto ko nang makita. Boss, samahan niyo ako sa interior. Okay lang po ba, boss? Okay na ako, okay, sir. Okay, so tara, sige po. Boss, anong meron dito sa interior natin? Ayun, sige, Sir Bry, yun. Bukod dito sa, so, JDM Spirit na nga tayo. So, meron tayo nung unahin natin itong center console. So, kung mapapansin mo yung local, isang straight lang siya. Ito parang may kurba siya. Oh, at no. Mas malaki yung size nung stereo, which is JDM na rin siya, period correct. So dito tayo sa climate control, ganun din. Japan na rin, so nasa kanan. Meron tayong ano nga man ito? Shades holder. Sa local di siya lumabas, lumabas sa JDM. Oh. Parang yung shades natin, boss, parang palumuti na nandiyan, boss. Oo nga, boss. Ayun, tapos tong interior na natin, actually JDM na to, hindi siya lumabas locally. So tong interior na to, lumabas lang sa Japan. Wala din sa UK tsaka sa US. So yan, medyo kompleto na yung interior natin, naka armrest. So yan na nga, JDM, nasa kanan pa rin ng opening. Di, tsaka ano, boss, tapos black yung, siya, no? Black? Yes, black sa Sir Nauri. Tapos yung center table natin, ano din, JDM din to. So hindi rin siya lumabas locally. So black marble siya actually. Black marble, no? Tawagin. Oh, yes. Okay. Mas mahaba siya kaysa sa regular na tape center table. Oh. So ito nabubuksan ito, boss? Nabubuksan yan, sir. Ayan, ganda, no? Ayan. Ayos. Type ko yan, boss, ha? Type ko yan. Nice. Okay. Tapos, yung matting din natin, JDM din. Okay, yeah. And, ayan. Yung gauge natin is JDM na rin yan, so 180. So ang function na nadagdag sa JDM papunta sa dito sa local, meron siyang outside temp. So may nakikita mo yung temperature dun sa labas. Sa labas. Oo, yung ganda. And aside from that, pag yung nagre-reverse ka, meron siyang tunog. So may chime. So siya. Alam mo na nagre-reverse ka. Okay. Ito, boss, ito. So actually, ito JDM na rin to kasama tong stereo. Kaso nga lang, hindi natin nakuha lahat ng harness eh. So hindi ko pa siya napapagana. Pinag-aaralan ko pa kung paano pag-alangin. Okay. So yun, meron din tayong light foot na tawagin. Ah, foot light na. Foot light. Oh. Ayun. So aside from that, meron tayong bumper pole. Okay. Medyo mahirap din hanapin yung unik na switch ng bumper pole. So, okay. Kahit pa paano, medyo rare yan sa atin. Yung headlight leveler, gumagana din yan. So leveler. Actually, dating pagkakalam ko, UK lang siya. Oo nga, alam kong... Kasi actually, boss, ano pala? Ano na rin yung autofocal JDM parts ko. Nagbebenta ka rin ako ng mga Japan surplus parts. Okay. So mostly, pang CRV 2nd Gen yung binibenta ko. Okay. So kaya talagang ito yung pinocus kong buuin. Okay. So ayun na nga, napatunayan natin na yung... Leveler, no? Meron din sa JDM. Okay. Lahat din talaga sa Japan, meron sila. Kaya nga, sir. Ang daya nila eh. Ang daya rin talaga. Ah, si ano naman, sa unfair ah. Okay. Ito, flex lang natin, boss Neil, hindi sa likod natin. Okay, ang ganda naman, ang ganda rin ng kulay pag black lang talaga. Yes, boss. Ang ganda nga din. Malinis lang din. Ayun, sa likod naman, meron tayong urik na tunnel cover. Okay, yung cover niyan. Mm-hmm. Ah,
Yun yung cover. Ayos. Linis lang. Tsaka kaiba. Gen 2 to mga auto. Gen 2.5 mga auto. Okay. Okay ka na, Boss Neil. Dito sa interior natin. Ako sa curious naman ako sa exterior tayo, Boss. Check natin exterior. Sa exterior naman, Boss. So tara, check natin. Anong meron dito, Boss? Sige po. So exterior naman natin, meron tayong bumper overrider. Actually, lumabas din naman to sa local. Optional. So, pero sa local kasi, na parang napansin ko, may lumabas na copy. Okay. Meron din lumabas na brick talaga. So, may part code tayo na pag sinabing second gen, ang part code na tinitignan natin is S9A. Okay. So, pag sinabing S9A, second gen yan, urig yan na ano. So, yung golden beam natin, urig po siya na S9A, hindi siya tinubog. So, pasensya na sa akin. May iba kasi, di ba? May iba kasi talaga. Yes, so, may gumagawa na dito locally ng ano. Yes. Tapos, yung bumper pole natin, urig po talaga na pang gen 2.5 to. So, blue yung light niya. So, period correct din. Hindi okay. Rin siya, yung kopa niya, hindi siya hinulma. Hindi natin hinulma. So, urig talaga siya. So, talagang din talaga, no? Yeah. Yes. So, ayos. Alam naman natin ang famous sa JDM. So, fender mirror. Fender mirror, no? Must-have talaga, boss. Exactly. No? Must-have, eh. No? Tapos, sa fender naman, kung papansinin mo yung local, may nakalagay dito na IP tech. Okay. So, since JDM is part tayo, wala na natin yung IP tech dito. So tinanggal na, boss. Ito, boss. Sa mags natin, type ko to, boss. Anong... Yes, yung mags natin is NTO3. Okay. 17x7, offset niya is 45. Actually, kakakabit ko lang yan, boss. Nakapigyut correct ako dati na RD7. Okay. So, sabi ko naman, medyo... Tanggal sawa, so, boss. Tanggal ano sawa, patanggal umay lang. So, yan. Nirefer pala ni RND, boss. Okay, yan. Sir, ganda ng pagkaka-refer mo ng ano, mags natin. Salamat. Salamat. Yan. Okay. Ayun. Tapos, actually itong side mirror natin, kasama sa interior, naka-blue lens siya. Period correct din ng RD7. Okay. Actually, heated to. So, pag umuulan, pwede natin pindutin yung heated switch to. Heated switch. Okay. So, iinit siya. At is yung moisture eh, no? Moisture, no? So, magandang bagay din yung, malaking bagay din yung blue lens kasi anti-glare nga siya. Anti-glare. So, yung mga makukulit na malakas ilaw sa likod, hindi siya nag- Oo nga, tama. Yeah. Well said. Okay. Okay. Famous sa CRV, kung tawagin nila is rain gutter. So, lumabas din sa JDM. Actually, hindi yata lumabas sa local. Pero parang may ganito sa local. Pero hindi sa pero S9A. Ibang, iba yung ano na, no? Yan, ako. Tapos, itong ano natin, rack natin, crossbar. Pang CRV Gento talaga. Na design, gawa ni Terzo. Okay. So, yan. Period corrected para sa CRV natin. Type ko to, boss, ha? Terzo, ha? Boss. Baka may kapatid yan, boss, ha? May kapatid ka. Nahanapan natin. Actually, yung mga glass, nagpalit na ako. Okay. Green glass, tapos privacy glass. Okay. May book, kasama tong, quarter glass. Okay. Ayun, so... Magkano na ba nag-estimate yung ganyan, Sir Neil? Nako po, sayo kong panggitin, pero malaki na talaga. Malaki na talaga. Ibubulong mo na lang sa akin, boss. Ibubulong mo na lang sa akin. Ibubulong mo na lang. Ba't lahat kayo, binubulong na lang, no? Nakatrap ako dati. Okay, boss. Lowered ako. So, pero since gusto kong i-retain yung four-wheel drive, all-time, real-time four-wheel niya, medyo binalik ko muna sa stock. Kasi okay. Parang mas feel ko yung all-wheel drive. Sayang naman. Sayang naman. Sayang yung binayaran natin. Oo, tama. Tsaka yung comfort, boss. Iba naman. Ayos, diba? Iba naman. Ansi siguro, kahit ako mukhang tumatanda na rin nata ako, sir. Mas gusto ko na yung ganun, boss. Ewan ko ba? Ito yung tinatawag nilang full mark. Okay. So, wala siyang spare tire sa tailgate. Okay. Full mark siya, diretso siya. Yan, ang ganda, so, no? Oh. Yes. Yan din, urig din na gold emblem para sa full mark. Medyo rare din. Hirap panapin. Ito, lumabas to sa locally. Pero, actually, ito yung back mirror kung tawagin. Kung back mirror. Kung malaking bagay, nakikita natin. Honda access wing. Di ko alam kung may lumabas locally, pero ganito kasi yung JDM. So, okay. Pinapanindigan ko talagang JDM inspired. Oo, no? Medyo inahanapan natin. Inahanapan talaga. Okay. So, actually may camera tayo dito kung gusto. Okay. Pinag-aaralan ko pa siya kung paano gagamitin. Pero period correct din siya ng RD7. So, Honda access din siya. Ah, okay. No? So, grabe. No? Yes, sir. Sana naman! Yes ko! Medyo... Ito, boss, type ko tong emblem na to, boss. Ha? Yes, Honda Verno is boss. Yung
ano ba tawag nila dyan? Ano bang... Kasi ano? Meron yung Honda Verno, mga ba yung dalawa? Yan, basta mga... Hindi ko na maalala. Pero yes, dealer pala, Honda dealer siya sa Japan. Okay. So may Verno, actually tatlo yan eh. Malimutan ko yung dalawa. Okay. Yun. So ngayon, naka-exhaust tayo. Ayan, anong muffler na ito, boss? Sige po. Sa muffler naman, nakakakimoto tayo. Okay. So, yan. Ganda naman tumunog. Yan. So far, natutuwa ako. Yan. Oo. Sana lahat, nakakakimoto, di ba? Makakakimoto, ano? Okay. Actually, itong stepboard niya, lumabas din locally. Okay. So, pero sa Japan din, meron din. Yan, okay. Ito pang Gen 2.5 talaga. Yes sir, pang Gen 2.5 talaga. Iba yung pang Gen 2 eh. Iba yung hulma niya. Iba yung hulma din ng pang Gen 2. Oh. Okay. Okay ka na, Sir Neil? Okay sir. Okay, so ngayon naman check natin yung engine bay. Okay na po ba, boss? Okay na, okay sir. So check tara, natin. Check natin. Anong meron dito, boss? Sige po. Sa engine bay, so ngayon ang bago kong salpak lang itong top fuel. Okay. Yan pang K-series, rig siya na top fuel. Actually, Bryan ko pinili ito na paano. Napatiin na naman tayo. Mukhang pikit mata mo ito binili, boss. Oh. Pikit mata nga po. Kakaisoy ko lang nung nakaraan eh. Ay, ganda, no? Tapos, itong Mugen Cup, regalo kasi sa atin ng tropa. So, dyan lang yan. Kinabit natin. Ganda, no? Pinipinturahan niya rin. Pinapinturahan ko ng wrinkled yellow. Para lang din may iba. Sabi ko nga, pantanggal umay lang din sa stock. Ito, regalo lang din sa akin ng tropa. Ginawa niya. Parang sabi nating spoon cutty siguro, sabi. Oh, pero Kevlar, ang ganda rin naman din ng paggagawa niya ng Kevlar. So natuwa naman ako, kinabit ko siya. So most probably yun na nga. Ito yung 2.4. Drive-by wire na siya. So hindi na drive-by cable. Ah, okay. Pala yun. 2.4. So sa engine, walang something special. Aside from this one, stock lang talaga. So more on maintenance ko lang. Maintenance lang. Sure need. Yeah. Tapos ito pala, urig din siya na... Insulator. Nakalakpan tayo ng sariwa, which is bihira magkaroon ng ganit. So, rig siya ng insulator ng Honda CRV Gen 2.5 or RD7. Yan, no? So, sana makakuha rin tayo ng ganyan Gen 1, no? Boss, no? Maagay. Insulator. Ano lang, tsatsagayin natin paghahanap, sir. Tsaga lang. Okay. So, yan, so far. Ito, at ano, marami pang parating. Tama ba? Marami pang parating. I'm sure. Okay, okay na dito, Sir Neil? Yes, sir. Okay. Ito guys, syempre nakita natin interior, exterior, tsaka engine bay. Itong napakalinis na itong engine bay, itong Sir Neil. At ano ha, pikit mata. Na top fuel ba? Tama ba, Sir Neil? Yes, sir. Okay, sir. Okay, ayan, Sir Neil, syempre dito sa AutoCulture, hindi mawala ang ano natin, ang pag-shoutout natin. Sige po, shoutout po tayo. Anyway, shoutout, papasalamat ako sa mga... inspirasyon ko dati magbuo ng CRV. Unang-una, CRV Club. Family, salamat. Kayo yung inspirasyon ko nung tayo yung nag-umpisa ng CRV Club. Yan, kami mga bumuo, CRV Group, Honda CRV Philippines, lahat ng mga CRV group or club. May inspirasyon ko yan. Maraming salamat. Pero syempre, pamilya natin, lalong-lalong yung asawa ko at anak ko, lagi sumusuporta sa lahat ng bisyo ko sa sasakyan. Yan, o. Yan, pinapayaba pa yan. Anyway, sir, pre, pwede ko bang promote yung ano ko? Autofocal JDM parts, yes, po. Yes, of course, syempre. Ayun, autofocal JDM parts po. Mga kailangan nyo pyesa sa CRV Gen 2. Mostly, meron tayo nyan. Yeah. Japan Surplus, brand new, meron tayo nyan. Tapos, Sir Brian, magpapasalamat ako. Salamat sa finiture mo itong sasakyan ko. Okay. Salamat. Syempre, boss. Of course, itong venue natin, Project Coffee. Ayan. Coffee project ba ito? Okay, yan. Ayun, napapakasarap ng kape nito, Sir Brian, no? Okay, yan. Panalo. Try nyo po dito sa Mayantipolo. Yeah? Sarap ng kape nila dito. Well said, yan. Salamat, Autofocal X AutoCulture. Okay, yan, boss. Ayun, salamat, boss. Salamat po. Thank you. Yan, of course, syempre, check nyo yung ano na, yung page. Business, page na. Okay. Okay, so guys, this is Bryan Cunanan and Sir Neil Kalibag. Pasan ng 2005 Honda CRV RD7 JDM inspired. And this is AutoCulture. Oh, mga ka-auto, nandiyan pala kayo. Ay, another successful shoot na naman tayo mga ka-auto. Siyempre, medyo marami-rami shoot natin. And of course, siyempre, minsan nakakalimutan na natin kumain. And of course, siyempre, thankful tayo. Of course, pinadala tayo na ng Lens Homemade Shomai. Mga sila mga variety na mga beef and pork shomai mga ka-auto. And hindi lang yun mga ka-auto. Ang kagandahan pa noon, meron silang homemade din na chili oil mga ka-auto. And of course, syempre mga prices nila napakamura.
and affordable yung kagandaan. Hindi la ano, sulit na sulit yung presyo ito, nila. Ito mga auto, ito yung pinadala sa atin ng ano, lens homemade shomai. So ito, beef tong pinadala, tong dala ko ngayon. So ito, meron din silang pork shomai. Of course, syempre mga auto, hindi mo, syempre kailangan tikman natin mga auto. So may, ano, may kalamansi na rin mga auto. And of course, syempre yung chili oil nga mga auto. Ito, itikman na natin. Ano? Malinam na mga kauto. And of course, syempre, hindi puro wrapper mga kauto. So, yun ang kagandaan sa lens. So, make sure may mga kauto ako. Hindi ko na patatagalin ito. Syempre, ubusin ko at napakasarap. So, guys, huwag nga kalimutan. Check nyo yung Facebook account nila. Lens Homemade Shomai. Check nyo, nandiyan yung contact number nila mga kauto. And of course, syempre, ano pa yung natay na? So, order na.